Ateneo de Manila University nitong Sabado. Bahagi ito ng taunang selebrasyon nila sa tuwing may magkakampyon sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Tila simbolo ng nagliliyab na paghanga sa mga kaeskwela nilang atletang nag-uwi ng overall championship. This has been going on since, I guess, before the war. Every time the basketball team won a championship, they would celebrate by holding a bonfire. In fact, in the past, the bonfire would be right after the game. Ngayong taon, naging mas espesyal ang selebrasyon dahil ang men's basketball na Ateneo Blue Eagles sa kauna-unahang pagkakataon, nag-uwi ng 5 sunod na panalo sa UAAP. Ang taong nag-ukit sa Ateneo Blue Eagles sa kasaysayan, walang iba kundi si Coach Norman Black. I knew UST would be a difficult matchup for us because if you look at the lineups, it's so difficult to win one, let alone two, three, or four. But to try to win 5 championships in a row, it's very difficult. I think a lot of people think it's easy and it's not. To get the same players to be motivated and to work hard. 2005 nang maging head coach ng Ateneo si Coach Norman. Pero makalipas ang 8 taon, iiwan na ni Coach ang Blue Eagles upang bumalik sa PBA. Definitely will be emotional and mainly because, like I told the crowd tonight, this has probably been the happiest years of my coaching career. What would you want your legacy to be? I think the legacy I would want to leave with the school is that we built a very, very strong program from the bottom up. Si Coach Norman kasi, before kanya i-recruit, meron na siyang career path para sa'yo. You will perform a role according to what he dictates. So kung kukunin kanya, alam na niya exactly yung gagawin mo. At isa nga sa mga pinaka-successful na recruit ni Coach Norman, walang iba kundi ang back-to-back finals most valuable player na si Nico Salva. Nauna nang naglaro sa LaSalle Green Hills at San Beda Red Cup si Nico bago siya kinuha ng Ateneo. Maraming school na yung pinaglaruan mo. What's different with Ateneo? It's more serious. At the same time, hindi naman yung seryoso na all business. Na masaya pa rin. We have sobrang parati kami tumatawa. Pero sa tingin ko yung Coach Norman system is very, very scientific compared to yung system ng pag-train ko nung grade school ako. 2008 nang unang makapaglaro si Nico para sa Blue Eagles. At tila ala swerte raw siya ng Ateneo dahil mula nang mapasama siya rito, 5 beses silang naging sunod-sunod na kampyon. Nagtataka ako, sabi ko bakit parang hindi ako ganun ka, parang masaya ako pero bakit hindi parang ganun ka excited. Then the following day, when I woke up, parang that's when I realized everything, that's when I felt na parang wow, this doesn't come very often. Ito yung nakuha ko ng last game, yung finals MVP ko. Then ito yung finals MVP ko last year. Ito yung, saan ba ito? Nung LaSalle Green Hills pa ako, Best Power Forward Award. I've been waiting for this. It's a dream na I had since I was young. Na gusto ko, I wanna lead the team to championships. Pinaghahandaan na rin ni Nico ang pagsabak niya sa mundo ng professional basketball. Pero bago siya tulong niyang lumisan, ipunesto na ng team captain ang kanyang mga iiwan. Sa edad na 18, isa na sa mga leader ng Blue Eagles, Kiefer the Phenom Ravenna. 21 big points ang naiambag ni Kiefer sa Game 2 ng Best of 3 series nila laban sa UST. Siya rin ang kumamada ng winning points sa mga huling minuto ng laro. Iniisip namin na kami yung dehado, kami yung down, na it's do or die for us. Saan naman nanggaling yung Phenom? I went to the States one summer, and then I was 12 years old. I was playing with 14-15-year-old Americans there. Doon nagsimula yun, parang Phenom, na, and then Coach Jamaic promoted it. Anak ng dating PBA star na si Bong Ravenna si Kiefer, kaya wala nang duda kung bakit siya malupit sa hardcourt. He knew what to do. Kung ano man yung narating niya, yun yung sinasabi niya sa akin, dito ka nalang dumaan. So, if ever man may obstacles sa umarang sa akin, he would know na what to do, he would know what not to do for me. Nakita niya na ako na naging basketball player. Talaga doon na siya nag-start. Nagustuhan niya na rin. Swerte ko na hindi ako nahirapan mag-convince sa kanila to play basketball. Nahiligan na nila. Ano yung mas nauuna sa inyo? Yung parang
thinking as a coach na parang sana ganito, sana ganyan, or thinking as a father? As a coach, ang inaano ko sa kanya, nakikita ko yun kapag nanonood ako, inaano ko yung mga ginagawa niya, defensively especially, hindi ka nagbabantay. Pero nang tanungin ko kung sino ang mas magaling sa kanilang mag-ama, well, my dad's proven so much in his career, coming from nothing talaga. Pero sa tingin ko, tapos na yung time niya. Ako naman. Ngayon, pupuntahan natin yung attic ng bahay ni Lucky Fur. Kung saan niya tinatago yung mga medals niya, pati iba pa niyang basketball memorabilia. Makatakot man, pero standy. Ilang taon ka nito? 13 ako. Ito, one of my probably special awards talaga is this one, Tony Sedayo Award, Portrait Association, PSA Annual Awards. This one, this is my first MVP, 05. Pero ba kayong basketball court? Wala eh. Wala kaming park lang eh, actually, park. Kasi pag may basketball court ka pa dito, baka hindi nyo na kami makita dito sa loob ng bahay. Hindi na lang palagi. Pag dito sa bahay, family time talaga. Kung tutusin, umpisa pa lamang ng career ni Keeper, pero nabihag na niya ang puso ng maraming fans. Naging cover na rin siya ng ilang mga magazines. Siyempre ako, mas proud ako dun kung ano man yung mga achievements na ma-achieve niya, na malagpasan niya. Siyempre, hindi mawawala ang mga fans na kilig sa kanyang dating. Isa sa mga fans ni Keeper ang 14-year-old na si Amanda. Una raw niyang nakita sa YouTube ang video ni Keeper na sumasayaw. Mula raw noon, kahit hindi pa siya atenista, naging fangirl na siya ni Keeper. Last year, I started stalking him. Tapos yun, hanggang sa yun, naging big fan ako ni Keeper. Sinustalk mo siya? So, paano mo siya sinustalk? I tried to look sa Facebook niya, yung pictures nung young pa siya. Nag-tweet ko ako sa kanya, and then, nag-reply siya, and then, parang, nag-usap namin. So, paano talaga yung reaction mo kanina? Gumanan ako, tapos yun, nag-type ako ng mabilis, tapos puro ganyan na yung nasabi ko. Bakit po gusto si Keeper? Once na pinanood mo siya na parang hindi lang siya naglalaro para sa sarili niya, pero talagang he's doing it para sa lahat. Sa sobrang dedikasyon ni Amanda sa Blue Eagles, may koleksyon na siya ng mga damit at jersey. Buong team, mayroong signature. I think kay Coach Norman Black and kay Keeper. So, mga magkano na yung worth nitong mga collection mo? Thousands na din. Kasi isang shirt cost talaga mga 400, 550. Itong kay Keeper, so suotin mo pa to ever? No! Papaframe ko pa yan. Mawala na Keeper. Bilang pasasalamat sa mga fans ng Blue Eagles, naganap nitong Sabado ang autograph signing sa Singson Hall sa Ateneo. Mahaba na ang pila ng mga nais makita at makapagpapirma sa kani-kanilang hardcourt idols. Alauna na ng hapon at sa ilang sandali lang mag-uumpisa na ang autograph signing ng Ateneo Blue Eagles. Ngayon karaniwan, itong autograph signing ginagawa yan gabi. Pero ngayong taon, sa kauna-unahang pagkakataon, mas maaga siya gagawin. Katunayan nga, yung ilan sa mga nakausap natin, 9:30 a.m. pa lang na umaga, nakapila na. Para kanino po na kayo papasign for my son? Nagro-rosaryo pa habang sa game. Lalo na pag-close fight. Naalala ko tuloy ang mga panahon noong estudyante pa ako dito sa Ateneo at nagdiriwang ang lahat sa pagkakapanalo namin ng kampiyonato. Kaya nag-umpisa na yung autograph signing ngayon dito sa loob ng Singson Hall. Kung makikita nyo, sobrang dami ng tao at napaka-organized this year ng autograph signing natin. Una, pipila sila dito, tapos saka pa lang sila akit sa stage para makapirma ng 2 items players. Hi, Keeper! I'm wearing your jersey. Hi, Rocky! Love you! Ang masaya pa dito sa autograph signing, para tayong merong dedication booth. Kaya merong mga fans dito na tagal lumalapit dun sa mic ang sinasabi nila na I love you Keeper, I love you Nico Salva, sobrang dami at meron pa mga nakalibre ng hugs. Kaya nung atinista ako, walang ganito kasi sobrang bilis lang ng autograph signing, but now talagang binigyan ng oras para magkaroon tayo nito. Ang ilang babaeng fans, kilig to the bones habang nagbibigay ng mensahe sa kanilang mga idolo, nang si Amanda na ang magsalita. Oh my God, I love you forever and always, will you marry me? Maya-maya pa, bumaba naman si Keeper. Alas 8 ng
ng gabi nag-umpisa na ang programa. Isang malaking party ang bonfire sa Ateneo. At welcome, maski hindi Atenista na umaten dito. Nandito tayo ngayon sa Ateneo Grade School kung saan gagawin yung bonfire. Usually ginagawa siya sa field. Kaya lang kasi nung last time, umulan, so naging maputik. Yung mga tao hindi nag-enjoy. Ngayon, dito na siya ginagawa sa concrete. And ito, yung log na sisindihan mamaya. Muli, lumutang ang asul sa buong paligid. Whoever would have thought that sunod-sunod talaga ng victories. Because when I was back in school, we never won. So this is like a big treat for me to be one of the hosts tonight. How about... Oh, I expect this every year. Seriously, I mean, power of recruitment yan eh. Isa sa mga highlight ng programa ang tribute para sa magpapaalam na sa kanilang si Coach Norman. Everybody now! Hindi naging tahanan ni Coach Norman ng Ateneo, kaya di niya napigilang maging emosyonal. Maya-maya pa, sinindihan na ng mga team captains ang bonfire. Nung pumasok ako ng Ateneo, hindi pa talaga kami nanalo. And then, nung second year ko dito sa Ateneo, yun talagang nanalo yung first championship. And ngayon, lima na. Sobrang talagang nakakatuwa. And pinapatunayan ko yung belief ng Ateneo na matches, which is excellence in everything you do. At sa susunod na taon, tiyak, aabangan na naman kung muli nilang madadagit ang kampyonato sa UAAP. Sa kanilang kampanyang tatawag nila ngayong Pick Up 6. Big fight. Ito ang pinatunayan ng Ateneo Blue Eagles sa kanilang 5-game championship. Game over man na para sa ilang miyembro ng team, patuloy pa rin ang dribble ng bola ng koponan upang pasayahin ang mga fans hindi lang ng Blue Eagles, kundi ng buong UAAP basketball. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si Mab Gonzalez kasama sa iisang brigada.